sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Ang aswang ay isang payong termino para sa iba't ibang mga masasamang nilalang na nagbabago ng hugis sa alamat ng mga Pilipino. Tulad ng mga bampira, multo, mangkukulam, at pagbabago ng mga hybrid na hayop na tao, karaniwang aso, pusa, baboy, at marami pang iba. Marami sa mga tao ang hindi naniniwala sa tinatawag na aswang. Karamihan sa kanila ay mga Kristiyano, sapagkat naniniwala ang mga ito na tanging mga tao, hayop, kabundukan, karagatan, langit, lupa, araw at buwan. Yun lamang ang ginawa ng Diyos. Ngunit mas marami rin ang mga naniniwala na ang aswang ay ginawa rin ng Diyos. Ngunit sila ay itinakwil nito. Dahilan upang manggasik ng lagim, sa mundong ibabaw kasama ang mga tao. Isa ang pamilya ni Erica sa mga hindi naniniwala sa tinatawag nating aswang. Sila ay mga alagad o tagasunod ng Diyos at naniniwala lamang sa salita na nasa Biblia. Ma, usap-usapan na naman po na may gumagalang ligaw na aswang dito sa lugar natin. Napatigil sa pagkain ang ina ni Erica na si Aling Vina, isang Kristiyano at mang-aawit sa simbahan. Anak, huwag kang maniniwala sa mga pinagsasabi nila. Naintindihan mo ba? Mga katang-isip lang yung mga aswang-aswang na yan, okay? Oo anak, at saka wala silang ebidensya na may aswang talaga. Kumain ka na riyan para makapaglaro ka pa. Tumango-tango naman si Erica bago inubos ang pagkain. Pagkatapos kumain, diretso labas na kaagad siya ng bahay dahil kanina pa naghihintay ang kanyang mga kalaro. Mabuti naman natapos ka ng kumain, Erica. Oo naman no, inubos ko kasi yung pagkain ko kaya pinayagan ako ni Papa na makipaglaro sa inyo. Tara na, kanina pa naghihintay sina Charlie roon. Umalis na sabay ang dalawang magkaibigan, ngunit hindi nila alam na may mga matang nagmamasid sa kanila sa di kalayuan. O Erica, ikaw naman ang taya. Bakit ako? Eh ako yung huli niyong nakita. Oo nga, kasi rito, kapag ikaw ang huling nakita, ikaw ang taya. Walang nagawa ang bata kundi ang humarap sa puno at takpan ang mga mata. Sabay nagbilang hanggang 10. Mag-aalas 6 na ng gabi, ngunit wala pa rin balak na umuwi ang mga bata. Tanging si Erica lang ang gustong gusto na umuwi, sapagkat ang unang bili ng kanyang nanay ay wag na wag nang magpagabi. 7, 8, 9, 10, nakailang laro na ba sila? Kagad na hinanap ni Erica sa paligid kung saan nagtatago ang kanyang mga kaibigan. Hinanap ng bata kung saan nagtatago ang mga kaibigan. Ngunit dumating na lamang ang 7 ng gabi. Hindi pa rin ito nahanap. Iya, sinong hinahanap mo? Halos mapatalon sa gulat si Erica nang biglang sumulpot sa likuran niya ang matanda. Nakasuot ito ng belong itim habang hawak-hawak ang lumang baston nito. Ano po yung mga kaibigan ko hinahanap ko? Ganon ba? Baka umuwi na sila. Halika muna. Sumama ka sa akin. May ibibigay ako sa iyo. Napakunot noon naman ang bata dahil sa bigla ang yaya ng matanda. Naalala niya ang palaging habilin ng kanyang papa na kapag may nag-aya sa kanya na hindi kakilala, huwag na huwag siyang sasama. Ano po kasi, magpapaalam pa po ako kay mama at papa. Hindi na kailangan. Pinaalam na kita sa kanila kanina.
Naudlot ang pamimilit ng batanda nang biglang sumigaw ang papa ni Erica. Mabuti na lang at dumating ito, dahilan upang tigilan siya nito. Ano ka ba anak? Gabi na. Papa, kasi ano, niyaya ako ng matanda kanina. Ha? Sinong matanda? Yung kanina po rito. Nilingon ni Edwin ang itinuro ng anak, ngunit walang matanda roon. Kaya mas lalong nagtaka ang lalaki. Ano ka bang bata ka? Alas 7 na ng gabi. Hindi ka pa umuwi. Malalagot ka talaga sa nanay mo. Tara na nga. Inakay kaagad ni Edwin ang anak pa uwi. Walang nagawa si Erica kundi ang manahimik na lamang. Dahil kahit kailan hindi siya pinapakinggan o pinapaniwalaan ng kanyang mga magulang. Pag-uwi niya sa bahay, limpak-limpak na sermon kaagad ang inabot nilang mag-ama. Maingay naman talaga ang mga nanay, pero hindi alam ni Erica kung bakit ganito kaingay ang nanay niya. Paano kung may nangyari sa iyong masama bata ka? Alina nga kayo. Nai-i-stress ako sa inyo. Kumain na tayo. Nailing na lamang si Edwin at tinaya ang anak na kumain. Sumunod na rin kaagad si Erica upang hindi mapagalitan. Habang kumakain, hindi napigilan Erica. Naikwento sa kanyang nanay ang pag-aya sa kanya ng di kakilalang matanda. Napasermon ulit si Vina sa harap ng hapagkainan dahil sa kaba. Ano ko ba? Uminahon ka nga. Paano ko hihinahon, Edwin, eh? Muntik na palang mapahamak yung anak mo. Aba, malay ba natin kung nagsasabi ba yan ang totoo o hindi, di ba? Ay, naku naman talaga, oh. Ano, Erica? Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Hindi na lamang sumagot ang kawawang bata. Dahil iniiwasan niyang mag-away na naman ang mga magulang dahil sa kanya. Alas 8:30 na nang matapos sila sa pagkain. Naligpit na rin ni Aling Vina ang kapagkainan. Samantalang si Erica naman ay naglinis muna bago humiga sa kanyang sariling kama. Isa lang ang kwarto nilang tatlo ngunit may dalawang kama. Isa para sa kanya at isa naman para sa mga magulang niya. Hindi pa rin pala nila makakasabay sa pagtulog ang papa niya dahil pinapatawag ito ng kanilang pastor upang tumulong mag-ayos ng simbahan. Hindi makatulog si Erica sa kakaisip tungkol sa matanda kung bakit siya nito inaya. Kaya naman hinintay niya na lamang ang kanyang nanay upang kantahan siya nito bago matulog. Maya-maya pa, pumasok na si Aling Vina. Kaya dali-daling umakyat si Erica sa kama ng mga magulang. Hudyat na hinihintay niya ang nanay. Ngumiti naman si Aling Vina bago tuluyang umakyat ng kama at hinalikan ang anak sa pisngi. Naligo ka ba? Oo naman po, Nay. Nagsabon ka. Amuyin niyo po yung kilikili ko. Natawa naman si Aling Vina sa sinagot ng anak. Hihiga na sana ng tuluyan si Erica nang bigla siyang sawayin ng nanay. Anak, ano ka ba? Magdadasal pa tayo bago magpahinga. O ito. Inabot sa kanya ni Aling Vina ang Bible. Sinuot naman ng babae ang reading glass nito upang mas mabasa ng maayos ang mga letra. Matapos ang ilang minuto, sa wakas, natapos na rin ang pagdadasal at pagbabasa ng isang chapter sa Biblia. Inilapag ni Aling Vina ang Biblia sa lamesa at bumalik sa higaan upang kantahan ang anak. Habang nasa gitna ng pagkakanta, napatigil sa Aling Vina dahil sa narinig na mga yapak sa labas ng kanilang kwarto. Nawala rin ang antok ni Erica nang marinig din iyon. Sabay tumayo ang mag-ina. Kinuha naman ni Aling Vina ang solar flashlight upang tignan. Ngunit pinigilan siya ni Erica. Mama, wag. Baka iyan yung sinasabi nilang ligaw na aswang. Ano ka ba, anak? Baka tatay mo lang. Ma, pinapatawag ni pastor kanina si tatay.
para tumulong doon sa pag-aayos ng simbahan, di ba? Doon na rin siya matutulog, sabi niya kanina sa akin. Napabuntong hininga si Aling Vina at ibinalik ang flashlight at saka bumalik sa kama. Nang dahil doon, hindi na makatulog si Erica sabagkat nagsimula na naman siyang makaramdam ng kaba. Mama, kinakabahan po ako. Bakit naman? Eh baka kasi hindi tao yung nasa labas ng bahay natin. Natawa naman si Aling Vina sa sinabi ng anak niya. Anak naman, huwag na huwag kang maniniwala sa mga sinasabi nila na mga aswang, maligno o mga elemento-elemento kuno. Tayo lamang ang ginawa ng Diyos. Magtiwala ka sa Ama. Naiintindihan mo ba? Walang nagawa si Erica kundi ang tumangaw-tango na lamang. Hindi niya kasi maamin-amin sa kanyang mga magulang na naniniwala siya sa mga aswang. Kaya tanong pilit niyang hindi maniwala, may parte pa rin sa puso niya na naniniwala siya sa mga aswang. Alas tres ng madaling araw nang magising si Erica dahil sa ingay na parang humahangos na hindi niya naiintindihan. Minulat niya ang kanyang mga mata at kinusot-kusot ito. Tumambad sa kanyang kanyang ina na may hawak na holy water at Biblia. Hindi alam ni Erica kung ano ang nangyayari, kaya tumayo siya upang lapitan ng ina. Maya-maya pa, tumahimik ang buong paligid. Bigla na lamang namatay ang lahat ng ilaw, kaya mas lalong nilakasan ni Aling Vina ang pag-usal ng dasal. Nagsasaboy din ito ng holy water sa mga bintana at pintuan. Muli na namang bumalik ang ingay na parang asong humahangos na minsan ay parang pusa o baboy ramo. Hindi mawari ni Erica kung ano ang nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Mas lalong humigpit ang pagyakap niya sa baywang ng ina dahil sa takot. Maya-maya pa, bumalik na rin sa wakas ang ilaw. Tumahimik na rin ang lahat ng paligid. Doon na lamang kumalma si Aling Vina at napaupo sa kanilang kama. Bahid sa kanyang mga mukha ang takot at pagkabalisa. Inaya niya si Erica at pinaupo sa kanyang tabi. Mama, ano po ba yon? Anak, wag na wag mong sasabihin sa tatay mong tungkol dito. Naiintindihan mo ba? Bakit ho? Aswang ang umatake sa atin kanina. Mama, akala ko hindi ka naniniwala sa mga aswang. Basta sinasabi ko lang yan para hindi magalit ang papa mo sa akin. Ayaw niya kasing maniwala sa mga ganyan. Niyakap ni Vina ang anak dahil sa takot. Hindi niya alam kung bakit sila ang inaatake ng aswang eh hindi naman siya buntis. Kinabukasan, maagang umuwi si Edwin at may daladalang dalawang balot ng pansit para sa kanilang mag-ina. Nagising na rin si Erica nang marinig ang boses ng kanyang papa. Dali-dali siyang lumabas at tumungo ng sala. Doon, natagpuan niya ang kanyang mga magulang na masayang nag-uusap. Napansin din ni Erica ang pagtingin ng kanyang ina sa kanya. Nga pala, yung kapitbahay natin si Kathleen, sabi niya raw ang ingay niyo kagabi rito. Ha? Ano? Mahimbing kaya kaming natutulog ng anak mo? Narinig niya raw kasi kagabi, paglabas niya ng kanilang bahay para umihi. Nagkibit-balikat na lamang ang ina ni Erica, kahit totoo namang inatake sila ng aswang kagabi. Pagkatapos mag-umagahan, malugod na pinayagan si Erica na maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Dali-daling lumabas ng bahay ang bata at kaagad na pinuntahan isa-isa ang kanyang mga kaibigan. Habang masayang naglalaro, isang matandang nakabelong itim ulit ang lumapit sa kinaroroonan ni Erica. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa bata. Napansin naman iyon ni Kathleen, ang kapitbahay ni na Erica, at kaagad na nilapitan ng bata. Erica, tawag ka pala ng mama mo. May iuutos daw. Sige po. Kaagad na umuwi si Erica.
Samantalang si Kathleen naman ay sinungwitan ang matanda. Kilala ng babae ang pinanggalingan nito, kaya ganoon na lamang siya kagalit na makita ulit ang pagmumukha nito. Anong ginagawa mo rito? Mambibiktima ka na naman ba? Wala naman akong balak na kainin yung sanggol sa sinapupunan mo. Ha? Pinagsasabi mo? Umalis ka na nga, aswang. Dali-dali namang umuwi si Erica dahil ang buong akala niya ay tinatawag siya ng kanyang mama. Takot pa naman siyang pagalitan dahil lang hindi nasunod ang utos ng kanyang ina. O anak, bakit ka umuwi? Tapos na ba kayong maglaro? Na, akala ko po pinapatawag niya ako, sabi ni Ate Kathleen. Ano? Hindi ah. Sige na, bumalik ka na roon sa mga kalaro mo. Mamayang alas 12 ng tanghali na kita tatawagin. Nagtaka naman si Erica, ngunit dali-dali rin siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kalaro. Pagkabalik niya, naabutan niya na lamang na nakatulala sa di kalayuan si Kathleen. Kagad naman niya iyong nilapitan upang sabihin na hindi siya tinawag ng kanyang mama. Umalis na lamang ang babae at naitingin ay hindi siya nito tinapunan. Wala namang kaalam-alam sa nangyari si Erica, kaya ipinagsawalang bahala niya na lamang iyon. Pagkatapos nilang maglaro ng habulan, napagdesisyon na nilang magkwentuhan na lamang sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Puno kong mga aswang na lang kaya ikwento natin? May naranasan na ba kayo tungkol sa aswang? Wala pa, wika ni Charlie. E ikaw, Erica? Tanong ni Gabriel. Meron na, wika niya. Namangha naman ang tatlo at dali-daling pinakwento kay Erica ang karanasan nito tungkol sa aswang. Kwento niya naman ang lahat ng nangyari noong gabing inaswang sila ng kanyang ina. Akala ko ba hindi kayo naniniwala sa mga aswang? Si Papa lang hindi naniniwala, pero si Mama at ako ay naniniwala. Siyempre, naranasan na namin. Kailan? Tanong ni Stephanie. Kagabi lang. Lumipas sa mga oras, pumatak ang alas 12 ng tanghali. Umuwi na kaagad si Erica upang kumain at matulog. Nakasanayan niya na kasing matulog sa tanghali, dahil hindi siya papayagang maglaro sa hapon kung hindi siya matutulog ng tanghali. Oh, mabuti naman at nandito ka na anak. Sige na, maghugas ka na ng kamay at kumain dito. San po si Papa, Ma? Andyan lang, kanila Ate Kathleen mo. Tinawag kasi siya ni Bong, ang kumpari niya. Naghugas naman kaagad ng kamay si Erica upang makakain niya. Kanina pa kasi nangangatog ang mga bulati niya sa tiyan. Pagkatapos siyang maghugas, sumunod na siya sa pag-upang sabayang kumain ang kanyang ina. Pinauna na raw sila ng kanyang papa na kumain, dahil matatagalan daw ito sa bahay ng kumparing Bong niya. Habang nasa gitna ng pagmuya ang mag-ina, bigla namang dumating ang kanilang papa. Nakangiti itong upo sa harap nila at nagsandok ng kanin at ulam. Nagdasal na ba kayo? Oo. Hindi alam ni Erica kung tama ba ang ginawa ng kanyang ina, dahil ang alam niya ay dumiretso lang sila kanina sa pagkain. Niyuko ng kanyang papa ang ulo nito at nag-usal ng dasal bago tuluyang kumain. Ipinagpatuloy na lamang ni Erica ang pagmuya upang mabusog. Nga pala, buntis ang kumari mong si Kathleen. Talaga? Ilang buwan na daw? 2 buwan, sabi raw ng doktor nila na pumunta dyan. Naku naman, ang bilis ni Paring Bong. Natawa naman ang dalawa. Pagkatapos kumain, naisipang tumabi ni Erica sa kanyang papa upang ikwento ang nangyari sa kanila ng kanyang ina kagabi. Ngunit hindi niya kwento ang sinabi ng kanyang mama na naniniwala ito sa aswang. Talaga? Uy, naku, yan ang napapala ng mga taong hindi nagdadasal bago matulog. Po,
Eh, mukha nga pong aswang ang umatake sa amin kagabi pa. Ano ka ba anak? Walang aswang sa mundo natin. Mga gawa-gawa lang sila para tayo ay takutin. Hindi na kumibo si Erica at ipinikit ang kanya mga mata. Anak, baka hindi ako makakauwi mamaya ha. May gagawin na naman kasi sa simbahan. Kailangan nandun ako. Pa naman, bawal ba ipagpaliban na lang yon? Anak, bawal na bawal. Uunahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Yan ang tandaan mo ha. Tumangutango na lamang si Erica tuluyan ang dinalaw ng antok. Hapon na nang magising siya. Wala na rin ang kanyang papa sa tabi niya at tiyak na umalis na ito patungo sa simbahan. Hinanap na Erica ang kanyang mama sa sala. Ngunit wala iyon doon. Sunod niya namang pinuntahan ang kusina. Ngunit laking gulat niya nang makita ang matandang lumapit sa kanya ng isang araw. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Kaya dahil sa takot, napasigaw naman si Erica. Dali-daling tumigil si Vina sa paglalabada sa likod ng kanilang bahay nang marinig ang sigaw ni Erica. Nadatnan siya ng kanyang ina na umiiyak dahil sa takot. Dali-dali siyang inakay ng kanyang mama upang makaupo sa sala. Takot na takot siya sa nakita niya kanina. Anak, ano naman ba ang nangyayari sa iyo ha? Mama, yung matanda kanina nandito. Ha? Anong matanda? Sino? Yung kinento ko pa sa inyo na inaya ako. Diyos ko. Agad na niyakap ni Vina ang anak. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang ligaw na aswang na sinasabi ng tiyahin niyang albularia. Tuwing may napupusoan daw ito na bata upang kainin, hindi niya ito tinatantanan hanggang sa hindi niya makukuha. Umiyak si Erica sa kanyang mama dahil sa nangyari. Dali-dali naman siyang binihisa ni Aling Vina upang dalhin sa kakilala raw nitong albularyo. Mama, saan ba tayo? Basta anak, halika na, bilisan mo. Pagdating ni na Erica sa di pamilyar na lugar, nakaramdam kagad siya ng pagkasakit ng tiyan. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa sobrang sakit nito. Nagsimulang mamutla sa Erica na ikinagulat ni Vina. Kaya dali-dali siya nitong binuhat at dinala sa tiyahin nitong albularia. Pagdating nila ay kumatok kaagad ang mama niya at apat na beses bago ito buksan ng isang babae. May kahawig ito sa mama niyang si Vina. Maputi ang buhok. May batang mukha, matangkad at may belong puti na suot. Tita Eileen. Pinasok kaagad ng Tita Eileen si Erica sa kanyang bahay. Inutusan ito ang kanyang ina na pahigain siya sa mahabang upuan. Sinunod naman agad iyon ng kanyang mama. Lumapit ang Lola Eileen niya sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Pinantay nito ang palad niya. Inaswang ang anak mo, Vinasiya. Isang naliligaw na aswang gusto siyang kunin. Tita, paano po mawawala yan? Naglabas ng isang langis ang kanyang lola at naglagay iyon sa baso. Tsaka daan-daang pinainom sa kanya. Maya-maya pa ay unti-unting nawawala ang sakit ng kanyang tiyan. Kailangan mo siyang painumin ito araw-araw. Walang palya ng sa ganun ay. Unti-unti ring mawala sa aswang ngayon ang amoy ng iyong anak. At ikaw, Erica, huwag na huwag kang tatanggap ng kahit anong ibibigay ng matandang lalapit sa iyo. Naiintindihan mo ba? Tumango-tango na lamang ang mag-ina bago kinuha ang langis na binigay ng matanda. Alas-ais na sila ng gabi nang nakauwi. Umuwi na rin pala si Edwin para magbihis. Ngunit wala roon ang kanyang mag-ina. Kaya mas minabuti niyang hintayin ang mga ito. Habang naglalakad sa isang masikip at madilim na shortcut ang dalawa, biglang umihip ang hangin ng napakalakas at tila may dalang babala ito.
Napansin naman kaagad iyon ng kanyang ina na si Vina at bahid sa mukha nito ang takot. Anak, bilisan pa natin. Opo, ma. Mas binilisan nilang paglalakad hanggang sa isa na namang humahangos na ewan ang kanilang narinig. Kasunod nun ang huni ng isang baboy ramo. Dali-dali siyang binuhat ng kanyang mama at tumakbo na sila hanggang sa makarating ng kanilang bahay. Doon na rin nawala ang baboy ramo na kanina pa sunod ng sunod sa kanila. Pagbukas nila sa gate na kahoy, sinalubong kaagad sila ni Edwin. Bakit parang payos na payos ka yata, Vina? Wala. Kasi ano, mainit. Natatarantang wika ni Vina. Teka, saan ba kayo galing? Kay Tita Ellen. Binisita siya namin dahil namimiss niya raw kasi itong apo niya. Tumangaw naman si Edwin at pinapasok ang dalawa bago nilak ang gate. Tinago naman kaagad ng mama ni Erica ang langis na binigay ng Lola Ellen niya upang hindi magtaka ang kanyang papa Edwin. Ayaw na ayaw talaga nitong magpagamot sa albularyo dahil ginagamit daw ito ng mga demonyo. Kinagabihan, mahimbing na natutulog ang dalawang bagina. Bumalik na rin kasi ang kanyang tatay sa simbahan upang tumulong magayos at katulad ng dati, sila na naman ang naiwan. Isang sit-sit ang nagpagising kay Erica. Minulat niya kaagad ang kanyang mga mata. Kinapa niya sa higaan si Aling Vina, ngunit wala iyon doon. Tumingin sa orasan ang bata at doon niya nakitang madilim pa lamang. Kaya mas lalo siyang nagtaka kung saan pumunta ang kanyang mama. Ma, tawag niya. Binuksan niya ang pintuan ng kanilang kwarto at nagbabakasakaling nasa labas ang kanyang mama. Ngunit paglabas niya, isang malaking baboy ramo ang tumambad sa kanya. Napasigaw naman si Erica at dali-daling bumalik sa kanyang higaan at saka nagtalokbong ng kumot. Takot na takot siya dahil kung hindi siya nagkakamali, ito ay isang aswang. Nanginig sa takot ang bata nang marinig ang yabag na papunta sa kanya. Nawala na rin ang tunog ng baboy ramo kanina lamang. Erica, halika na. Napapikit na lamang sa takot si Erica. At hindi napigilang maiyak dahil sa nangyayari. Ramdam niyang nasa tabi niya ang matanda at doon niya naalala ang bilin ng kanyang ina. Na kapag may nangyaring ganito ulit, mag-usal na lamang siya ng dasal. Nagdasal nga si Erica hanggang siya ay napabalikwas ng pagbangon. Tumambad sa kanya ang kanyang mama Vina at Lola Ellen na parehas ang mga itong nag-aalala sa kanya. Ma, anak, dinala ulit kita rito kasi inaapoy ka ng lagnat kagabi. At saka may nagmamasid sa atin sa labas ng bahay. Hindi siya titigilan ng ligaw na aswang. Hindi yun umaalis sa bahay ninyo upang hindi mawala sa kanya ang amoy ni Erica. Pinainom ko siya ng langis. Ano po po ba ang kailangan? Hindi ibig sabihin na pag napainom mo na ng langis ang bata, titigilan na siya ng aswang. Palagi lamang itong nakamasid sa bahay niyo at naghihintay ng panahon kung kailan aatake. Tita, paano ko sasabihin to kay Edwin? Kailangan namin siya lalo na wala siya kapag gabi roon. Huwag kang matakot na aminin sa kanyang lahat. Kailangan niya ring maniwala na may aswang sa mundong kinatatayuan natin, Vina. Umuwing bigo ang dalawa ngunit pagdating nila sa bahay, naadat na nila si Edwin na nagwawalis ng bakuran. Hindi rin ito galit sa ginawa nila ngunit nag-aalala lamang. Ano ba naman yan, Vino? Paano kung napahamak yung anak natin? Edwin, makinig ka nga muna sa akin. Inaswang kami kagabi ng anak mo at magdadalawang gabi na siyang hindi tinitigilan ng ligaw na aswang. Huwag mong sabihin na naniniwala ka na rin sa aswang. Vino, mga katang isip lang yan. Ano ba? Kami na nga ang napipariwisyo ng anak mo.
hindi mo pa rin kami mapapaniwalaan. Ayan. Ayan ang dahilan kung bakit inaapoy ng lagnat ang anak natin. Huwag mo kong sisigawan, babae. Walang aswang. Naiintindihan mo ba? Bahala ka sa buhay mo. Basta mamayang gabi, kanila Tita Ilin kami matutulog. Subukan niyo lang. Anong gusto mong gawin namin dito? Tumunga nga at maghintay ng kamatayan naming dalawa. Tapos ikaw andoon sa simbahan? Ituwin ano ba? Bakit ka ba kasi nagpapaniwala sa tiyamong baliw ha? Alam mo kung bakit inaapoy ng lagnat ang anak natin? Nang dahil sa langis na pinapainom mo sa kanya. Magaling na albularyo ang tiya ko, kaya huwag mo siyang madamay-damay dito. Ang mga ganyan ay kagagawa ng demonyo. Kaagad umalis ang kanyang bapa, samantalang si Vina naman ay nananatiling na sa tabi ng anak. Pinunasan niya ito ng basa na bimbo upang mawala ang init sa katawan. Nalungkot naman ang bata dahil nag-away na naman ang kanyang mga magulang nang dahil sa kanya. Napansin niyang humikbi si Aling Vina kaya dahan-dahan siyang bumangon at niyakap ang kanyang ina. Kinahapunan, dinala na kaagad siya ni Aling Vina sa Lola Ilin niya. Doon kasi mas magagamot siya at baka sakaling tigilan na ng ligaw na aswang ang panggugulo sa kanya. Inutosan na rin ng Lola Ilin niya ang kanyang mga tiyuhin na bantayan ang bahay nila para mahuli ang aswang. Kaagad rin namang sumunod ang mga ito. Alas 3 ng madaling araw nang magising si Erica dahil sa kaluskos. Kinising niya rin ang kanyang mama, ngunit mahimbing ang tulog nito. Nakaramdam ng uhaw ang bata. Kaya bumaba siya at hinanap ang kusina ng Lola Ilin. Nang mahanap niya na ito, kumuha siya ng baso at nilagyan ito ng tubig. Habang umiinom, napasigaw siya sa gulat nang may biglang may bumagsak ng kung ano na galing sa taas ng bubunga ng bahay. Dali-daling lumabas ng kusina si Erica at bumalik ng higaan. Patuloy pa rin ang pagkaluskos at paglakad-lakad ng kung sino sa itaas ng bubunga nila. Doon lamang ginising ni Erica ang mama. Nagising naman ito at narinig agad ang kaluskos kaya pinuntahan nila sa kwarto ang Lola Ilin. Kanina pa pala gising ito at nakikiramdam lang. Huwag kayang mag-alala, titigil din yan. Paano kung hindi po siya titigil? Lalata itong buntot pagis sa katawan niya. Tumayo si Tita Ellen at sumigaw ng napakalakas. Kung hindi mo titigilan ang apo ko, lalata itong buntot pagis sa katawan mong aswang ka. Kilala kita at kilala ko ang buong angkan mo. Magsilayas kayo rito sa lugar namin. Pagkatapos sumigaw, mas lalong naging agresibo ang aswang. Mas lalong lumalakas ang kalusko sa bubungan at may narinig na naman silang umahangos na parang ewan. Kinuha ni Lola Ilinya ang malaking stick ng kahoy at sinundot-sundot ang bubong kung saan nila naririnig ang kaluskos. Nawala rin iyon ngunit bumalik saglit pagkatapos ng 5 segundo. Patuloy ang pagkaluskos nito samantalang si Erica naman ay mas lalong inaapoy ng lagnat. Pumikit ang kanyang Lola Ilin at nag-usal ng salita na hindi nila naiintindihan. Ngunit pagkatapos nun ay nawala ng tuluyan ang kaluskos. Pati paghangos at paglagad-lagad sa itaas ng bubungan. Agresibo siyang kunin ang anak mo, Vina. Kung maaari, pansamantalang dumito muna kayo. Tita, si Edwin kasi baka hindi pumayag. Papayag yan. Wala siyang magagawa kung dito kayo nagdesisyon na pansamantalang matulog. Kailangang mawala yung ligaw na aswang na gustong kumuha sa anak mo. Di pa po kilala niyo siya. Bakit hindi na lang natin puntahan bukas ng umaga para sabihin na tigilan na ang anak ko? Hindi maaari dahil baka mas lalo silang maakit na kunin ang anak mo. Sige na, bumalik na kayo sa pagtulog. Kinabukasan, hindi pa rin nawawala ang lagnat ni Erica.
Nananatili iyon doon, ngunit patuloy pa rin siyang pinainom ng kanyang mama ng langis na ibinigay ni Lola Aileen niya. Pagkatapos maligo, pinaupo siya ng kanyang mama sa babag. Katabi lamang ng babag ang pintuan kaya makikita ni Erica kung sino ang mga dumadaan doon. Habang nakatulala siya sa labas ng pintuan, nagulat siya nang may biglang magpakita ulit ng matandang nakabelong itim sa kanya. Nakatingin ito sa kanya at nanlilisik ang mga mata. May binulong ito ngunit hindi narinig ni Erica. Pagkatapos noon, humangin ng napakalakas at kasunod noon ang pagsakit ng tiyan niya. Mama, sobrang sakit ng tiyan ko. Diyos ko, anak ko, Lola Aileen. Dali-dali siyang nilapitan ng dalawa. Lumabas naman si Teta Aileen upang tignan ang matanda sa labas ngunit wala na iyon doon. Tinuturo kasi ni Erica kanina ang labas. Hindi po rin talaga siya tinitigilan. Kinuha ni Tita Aileen ang langis at hindi nagdalawang isip na buhusan ng langis si Erica. Doon lamang unti-unting nawala ang sakit ng tiyan ni Erica. Nawawala yan saglit pero ngayon, kailangan nating bausukan ng apo ko. Kumuha ng iba't ibang gamit ang matanda at saka pinausukan ng kanyang apo. Akala nila ay mawawala na ng tuluyan ang amoy ng bata sa ilong ng aswang. Ngunit nagkakamali sila. Nakamasid lang sa di kalayuan ng aswang. Pinagmamasdan nila ito na parabang naghihintay sa susunod nilang aksyon. Pagkatapos nilang pausukan si Erica, binihisan kaagad nila ito at pinagpahinga. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito ay pansamantalang lunas lamang. Tiya, ano bang lunas para tuluyan ang tigilan ng aswang na yan ang anak ko? Ang tanging lunas lang dyan ay dakpin siya at pahirapan. Paano po siya matatakip niyan? Bukas ng gabi bilog ang buwan. Nasa paligid lang natin niya nakamasid. Aatakihan siya at lalabasin ko naman dala ang mga gamit ko, lalo na ang bundot pagi. Tumango-tango naman si Vena. Maya-maya pa'y dumating na rin si Edwin at may dalang mga pagkain para sa kanyang mag-ina. Anong ginagawa mo rito? Pasensya ka na kung hindi kita pinapaniwalaan kahapon. Ayos lang yon. Ang mahalaga ay okay na kami ng anak mo. Dito na muna kami pansamantalang matutulog. Bakit? Hindi naman ako aalis mamaya eh. Hindi pa rin tinatantanan ng ligaw na aswang ang anak mo. Kaya mas mabuting dito muna sila. Kung sa ganun, sige. Pero mamaya, dito din ako tatambay upang bantayan sila. Naging masaya saglit si Erica dahil nagkaayos ang kanyang mga magulang. Siguro sapat na itong nangyayari sa kanya upang mas lalong maniwala ang kanyang papa. Kinagabihan, sabay-sabay silang apat na kumain. Masaya ang kanilang pag-uusap hanggang sa may narinig silang kalusko sa itaas ng kanilang bubungan. Nagsimula na ring sumakit ang tiyan ni Erica. Ang aga niya para umatake. Tatayo na sana ang kanyang papa ngunit pinipigilan ito ni Lola Aileen niya. Baka raw makatakas ang aswang. Kaya hayaan daw muna itong umatake. Dahil bukas na bukas, katapusan na nito. Pinainom naman ni Lola Aileen si Erica ng langis ulit at pansamantala ulit na nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Maya-maya pa ituluyan ang nawala ang kaluskos. Alam na yata ng aswang ang plano nila. Buong tapang naman na lumabas si Edwin upang tignan ang bubungan. Ngunit wala siyang nakitang tao sa itaas nito. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat para maghanda ng mga gamit para sa aswang mamayang gabi. Bilog kasi ang buwan kaya mas lalo itong maging malakas. Inanda nila ang asin, dinukdok na bawang, holy water, itak at Biblia, pati ang buntot pagi ni Lola Aileen. Inaral na rin ni Edwin ang verse ng Salmo
23-1, kung saan pwede itong maging panlaban sa aswang. Kailangan nilang gawin ito upang mailigtas si Erica sa kapahamakan. Agresibo ang aswang na kunin ang bata at kainin. Habang abala sa paghahanda, isa sa tiyoy ni Erica ang nagdala ng balita na natagpuan na lamang daw ang katawan ni Kathleen. Nawakwak ang tiyan at wasak ang dibdib. Kinuha raw ng aswang ang sanggol sa sinapupunan ng babae upang kainin. Wala raw na mga panahon na yon ang asawa niyang si Bong, kaya walang nakatulong sa kanya. Hindi rin kasi alam ng mga tiyoy ni Erica na inatake na pala ng aswang ang babae. Dali-dali namang pumunta ang mama ni Erica sa panangyarihan. Sumunod na rin ang kanyang ama. Susunod siya na ang bata ngunit pinigilan siya ng kanyang lola Ellen. Hintayin daw siya nito upang samahan siya. Pagdating nila sa pinangyarihan, halos bumaliktad ang sikmura ng mga tao sa nakita nila. Dali-dali rin namang tinakpan iyon ng mga tiyoy ni Erica ang katawan. Nang dumating ang mga rescuer at polis, nagsialisa na kaagad ang mga tao para umiwas sa mga tanong ng mga ito. Ngunit nananatiling nandoon ang pamilya ni Erica, kaya wala silang nagawa kundi ang pumayag na interviewin na lamang. Ano ba talaga ang nangyari sa katawan ng biktima? Inatake siya ng ligaw na aswang dito. Nagtingin na naman ang dalawang rescuer. Ngunit kalaunan ay naniwala rin na mga ito sa sinagot ni Tita Ellen. Umalis din sina Erica sa pinangyarihan at umuwi ng bahay. Hindi sila makapaniwala sa unang nabiktima ng isang ligaw na aswang. Puntis pa talaga. Pag-uwi nila ay naghanda na kaagad ng pagkain sa Vina. Ngunit nawala ng gana sa Erica na kumain. Dahil sa takot at kaba na baka yun din ang mangyari sa kanya. Apo, huwag kang kabahan at matakot, naintindihan mo. Nandito lang si Lola para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Oo nga anak, yung aswang na yan, isang suntok lang ni Papa yan. Ay sus, hindi ka nga niniwala noon sa aswang eh. Hoy nako, dati yon. Pero ngayon na anak na natin ang pinapakialaman. Totoo man siya o hindi, ako ang makakalaban niya. Nang dahil doon ay napanatag ang loob ni Erica. Hindi na rin muna siya pinalabas dahil baka lapitan siya ng matanda. Kung kaya'y tumulong na lang siya sa paghahanda para sa mamayang gabi. Pagkatapos maghanda, umalis na ang kanyang mga magulang upang mamalengke. Samantalang si Erica at Lola Ellen niya naman ang naiwan sa pag-aasikaso ng bahay. Lola, bakit ho ba nabubuhay pa ang mga aswang sa mundo natin? Apo, dahil masasama sila. Bakit pa ho sila binuhay ng Diyos? Apo, ang mga aswang ay katulad nating tao. Ngunit tinakwil sila ng poong may kapal dahil sa kasalanan na nagawa nila. Bakit po sila nang bibiktima? Dahil ang pangunahing pagkain nila ay tayong mga tao. Doon lamang sila nabubusog at kung hindi sila makakain ng karne ng tao ay manghihina sila. Kaya napipilitan na lamang silang mambiktima. Bakit po pati baby? Dahil mababango sa kanila ang mga bata. Masarap daw kasi ang lasa ng karne ng mga bata kaysa sa karne ng mga matatanda. Makunat na daw. Hindi na sumagot o nagtanong pa si Erica. Nadagdagan lang tuloy ang kanyang kaalaman patungkol sa aswang. Bumaba siya ng papag at tinapon ng basura ng tinapay na kinakain niya. Pagkatapos niya itong itapon, aakmang papasok na sana siya nang bigla na lamang may bumulong sa tainga niya. Lumingon-lingon ang bata at doon niya ulit nakita ang matanda o ligaw na aswang na gusto siyang kunin. Nakangisi itong nakatingin sa kanya. Kaya natakot siya at kaagad na pumasok. O apo, anong nangyari? Yung matanda po. Dali-daling lumabas ang lola niya. At sinuri kong nandoon ang matanda. Ngunit wala na yun doon.
kaya isinarado na lamang ni Lola Ilin ang pintuan. Hindi na kumibo si Erica at tumungo na lamang sa babag. Pumasok naman ang Lola Ilin niya sa kwarto at kinuha ang isang libro at saka binigay sa kanya. Ano ito, Lola? Apo, album yan namin ng lolo mo. Yan lang muna ang paglaanan mo ng oras kaysa lumabas ka, ha? Sumang-ayo naman si Erica at binuksan ang album. Una niyang nakita ang litrato ng dalawang binata at isang dalaga. Hula niya. Ito ang lola at lolo niya, pero sino yung isa? Siya ang lolo Nardo mo. Dati kong manliligaw, pero si Lolo Paing mo ang sinagot ko. Bakit po, Lola? Sabi-sabi noon, nagaling sa angkan ng mga aswang si Nardo, kaya inilayaw ako ni nanay. At kay Lolo Paing ako ipinakasal. Una, ayaw ko pa sana, kaso kinalaunan, nakuha rin ng lolo mo ang loob ko. Wow, ang ganda nyo naman po pala noon, Lola. Nako, kaya manang mana ka sa akin, eh. Yung kapatid nyo pong si Lola Helen, nasaan na? Yung mga magulang ni Mama? Napansin ni Erica na tumahimik bigla ang kanyang Lola Helen. Kaya iniba na niya lamang ang usapan. Hindi naman nagreklamo si Erica at tumingin pa sa kabilang page. Nakita niya doon ang dalawang litrato ng dalawang dalaga na magkamukha. Hindi niya na kailangan pang itanong sa kanyang lola kung sino ang mga ito, dahil may mga pangalan ang nakalagay. Sa isang litrato sa kalawang banda ay may pangalang Helen. Sa kanan naman ay Ellen. Kumbal pala ang Lola Ellen at Lola Helen niya. Napansin naman ng matanda na parang nagtaka ang kanyang apo. Kaya wala siyang nagawa, kundi ang ikwento ang buong pangyayari noon sa kanya. Lola, ang ganda po talaga ni Lola Helen. Bakit nga ba niya iniwan si Mama? Apo, huwag na huwag mong ikukwento ito sa mama mo, ha? Kaya iniwan siya ng nanay. Dahil nag-asawa ulit ang Lola Helen mo ng isang aswang. Mas pinili niya ang mga yon kaysa sa mama mo. Kaya sa akin siya naiwan. Ako na raw munang bahala sa anak niya para hindi ito mapahamak sa kamay ng mga aswang na kanyang pinasukan. Lola, bakit naman po ginawa ni Lola Helen yon? Dahil mahal niya ang kanyang asawang aswang. Dahil sa pagmamahal na yon, si Lola Helen mo ang kumuha ng itim na bato sa tatay ng lalaki upang maging aswang din siya. Siya ang nagmana nito para makasama ang kanyang mga anak at asawa sa ikalawa niyang asawa. Hindi niya man lang po inisip si Mama. Oo, hindi niya inisip ang kanyang anak, kaya nang malaman ko yon, buong tapang ko siyang pinuntahan sa lugar kung saan sila nakatira. Ngunit kahit anong pilit ko, hindi siya sumama sa akin, dahil doon na raw siya masaya. Masaya na raw siya sa piling ng kanyang bagong pamilya. Kawawa naman po pala si Mama. Alam naman ng mama mo ang nangyari, dahil 16 anyos na siya ng mga panahong yon. Matagal na nga lang bago niya natanggap ang pangyayari. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa nanay niya, dahil kahit anong mangyari, magulang niya pa rin ito. Eh Lola, nasaan ho sila ngayon? Hindi ko alam, pero nang dahil sa Lola Helen mo, nag-aral ako maging isang albularya para mabawi siya. Ngunit namatay na lamang ang nagtuturo sa akin, hindi pa rin ako nito naturuan kung paano kunin ang itim na bato sa katawan ni Lola Helen mo. Ibinalik ni Erica ang tingin sa litrato. Makikita mo rito ang malawak ng ngiti ng dalawang magkapatid. Maya-maya pa, dumating na ang kanyang mama at may daladalang mga pagkain. Kinuha naman niyo ni Lola Ilin at dinala sa kusina. Mama, ayos lang ho ba kayo? Napatigil naman sa pag-ayos ng gamit si Vina nang marinig ang tanong ng anak. Anak? Oo naman, bakit mo na itanong? Wala ho. Ngumiti naman si Vina at hinalikan sa pisngi ang anak. Ang baho mo na, anak. Mama naman eh. Maligo ka na ulit mamaya pagkatapos kumain, ha?
Pupunta tayo sa lamay ng Ate Kathleen mo. Hindi ba pwedeng ipagpaliban na lang muna yan, Vina? Tita, naging malapit din po si Kathleen sa amin at parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Kung gusto niyo po, sumama ho kayo. O siya, sige. Sasama na ako. Pagkatapos kumain, niligpit na nila ang pagkainan at pumunta na ng lamay ni Kathleen. Pagkarating nila doon, nandoon na rin pala si Edwin kanina pa at dinadamayan ang kumpare. Sumilip sa kabaong si Vina at Erica. Doon nila nakita ang mamong mukha ni Kathleen. Makakapagpahinga na ng tuluyan si Ate Kathleen mo. Ma, hindi niya naman po ginustong pagkamatay niya eh. Ay nako bata ka, halika na nga. Inaya ni Vina ang anak na umupo. Lumapit naman ang nanay ni Kathleen sa kanila para bagyan sila ng tinapay at maiinom. Nakikiramay ho kami. Salamat, Vina. Hindi ko talaga inakala na ganito ang mangyayari sa anak at apo ko. Napakasakit. Tumayo si Vina upang yakapin ang matanda. Baka sa mukha nito ang lungkot at galit sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak. Pasensya na ho kayo kung ganun ang nangyari sa anak niyong si Kathleen. Sobrang nagulat nga kami sa nangyari sa kanya. Walang hiya ang asong na yon. Papatayin ko siya kapag nalaman ko kung sino talaga siya. Kumala sa pagkakayakap si Vina at umalis kaagad ang matanda. Nalungkot naman si Erica dahil naiwang nagluluksa ang pamilya ni Kathleen sa pagkawala nito. Gabi na nang makauwi silang tatlo, nagpaiwan si Edwin upang tulungan ang kumpare niyang si Bong na mag-asikaso sa lamay. Ayos lang din naman sa mag-ina na sila lamang ang uuwi dahil kasama naman nila si Tita Ellen. Habang tinatahak ang madilim na daan, isang itim na pusa ang biglang humarang sa kanilang dinadaanan. Pinigilan sila ni Lola Elinya na magpatuloy sa paglalakad dahil naaamoy ng matanda ang amoy ng aswang sa pusa na ito. Tita, muna kayong maglakad. Hindi tamang pamahiin ito. Maya-maya pa umalis na rin ang pusa kaya dali-dali na rin silang naglakad papauwi sa bahay ni Lola Elen. Pag-uwi nila, kaagad na nilak ng matanda ang bahay at inahanda ang mga gamit. Mag-alas 8 na at mamayang alas 10 aatake ang aswang base sa obserbasyon nila. Apo, isuot mo itong ginawa kong kwintas para hindi makalapit ang aswang sa iyo. Kaagad ipinasuot ng matanda kay Erica ang kwintas na pinalubutan ng bawang na binabad sa banal na tubig. Pinasuot din nila ng itim na damit si Erica upang hindi maamoy ng aswang kung saan ito nakapwesto. Pagkatapos nilang maghanda, nagdasal muna sila bago naghintay ng oras. Alas 8:30 na rin nang makauwi si Edwin, bit-bit ang buntot pagi na binibigay sa kanya ni Lola Elin. Edwin, nandito na ang aswang kanina pa. Alam ko, malayo pa lang kanina nakikita ko na sila. Hindi lang isa kundi tatlo. Nagulat naman ng matanda. Ano? Tatlo? Edwin, seryoso ba yan? Oo. Nakita ng dalawang mga mata ko ang isang itim na pusa at dalawang baboy ramon na nagpalitan nyo. Buhaghag ang kanilang mga buhok. Matutulis na kuko. Mabalahibong katawan. Naglalaway at mapupulang mga mata. Diyos ko. Napausal na lamang ng dasal si Vina sa gilid. Yakap-yakap ang kanyang anak na si Erica. Maya-maya pa ay naudlot ang pag-uusap nila nang biglang may bumagsak sa itaas ng bubungan. Kasunod noon ang kalusko sa itaas at mga huni na hindi nila naiintindihan. Maganda kayo. Wala pang alas 10 pero umaatake na sila. Kinuha ni Lola Elin ang isa pang buntot pagi at nagbantay sa likod ng pintuan. Si Edwin naman ay binuksan ang Biblia. Nagsimulang basahin ng paulit-ulit ang verse ng Salmo 23:1. Hinihintay lamang nila na pumasok ang mga aswang na gustong kumuha kay Erica.
dahil sigurado silang papatayin at papasukin sila ng mga ito. Maya-maya pa, mas lalong dumami ang kaluskos at ingay sa labas. Malayo sa kabahayan itong bahay ni Lola Eileen, kaya imposibleng marinig sila ng mga tao at matutulungan. Habang patagal ng patagal ang pagkaluskos, nagsimula na rin sumakit ang tiyan ni Erica. Namutla ang kanyang buong mukha at namimilipit sa sakit ang bata. Kinuha kaagad ni Vina ang langis at pinainom sa bata. Nilagyan niya rin ito ng gamot sa tiyan. Ngunit walang kwenta sabagkat malakas ang kapangyarihan ng mga aswang. Mama, ang sakit. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Anak, teka lang ha. Makukuha lang yan saglit lang. Natataranta si Vina. Patuloy pa rin ang pag-ingay ng mga aswang sa labas ng kanilang bahay. Umalis na kayo rito. Magsilayas kayo. Huwag yung apo ko. Mga demonyo kayo. Mas lalong nag-ingay ang mga aswang. Umalulong na rin ang mga asong gala sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa, tumahimik ang buong paligid. Akala nila'y umalis na ang mga ito. Ngunit nagkakamali sila. Bumaba lamang ang mga aswang at pinalilibutan ang kanilang bahay. Hinahanap nila ang amoy ni Erica para doon umatake. Ngunit bigo ang tatlong aswang, kaya wala silang nagawa kundi ang umatake sa pintuan. Kinuha ni Lola Eileen ni Erica ang bundot-bagi at pinaghahampas iyon sa likod ng pintuan. Hindi pa rin natinag ang mga aswang sa bundot-bagi at mas nilalakasan nito ang pagtulak at pag-atake sa bahay ni Lola Eileen. Hanggang sa tuluyan ang nabuksan at nasira na mga ito ang pintuan. Pumasok kaagad ang mga aswang ngunit buong tapang na hinampas ni Lola Eileen ng bundot-bagi ang mga ito. Nagsihiyawan sa sakit ang mga ito at galit na tumingin sa matanda. Ang isang aswang naman ay sinugod si Navina at Erica. Ngunit dali-dali namang pumagit na si Edwin at pinalaklak sa aswang ang banal na tubig. Naubos ito ng aswang dahilan para umusok siya at umiyak sa sakit. Ang dalawang aswang naman ay abala sa pagsugod kay Lola Eileen. Pinaghahampas sila nito ng bundot-bagi ngunit nakakailag ang mga ito. Napansin naman iyon ni Edwin at tinulungan ang matanda. Kinuha niya ang dinukdok na bawang at tinunaw na asin tsaka tinapon sa mga aswang. Kaagad na inutosan ni Edwin si Navina at Erica na lumabas na at mangingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kaagad rin lumabas ang mag-ina para itaka si Erica. Habang tumatakbo papalayo sa bahay, isang manananggal sa itaas ang dumapo at malakas na binuhat at dinagit ang mag-ina. Sumigaw naman ang sumigaw si Erica at Vina, ngunit nawala na lamang ng malay ang kanyang ina dahil sa takot. Akala nila'y sasaktan sila ng manananggal, ngunit nilapag sila nito sa gilid ng highway upang makahingi sila ng tulong. Sino ka? Hindi na importante. Alagaan mo na lamang ang mama mo. Babalikan ko lang ang papa at lola Eileen mo. Kagad na bumalik ang manananggal sa kinaroroonan ng lola at papa ni Erica. Kagad naman na sumigaw ng suklolo ang bata upang tulungan sila. Pagbalik ng manananggal, isa-isa niyang inatake ang dalawang aswang. Pinarotekta niya ang dalawa at dinala ang mga aswang sa malayong lugar para doon patayin. Hinang-hina na umupo si Lola Eileen, samantalang si Edwin naman ay inalalayan ang matanda. Pareha silang hangos na hangos at pagod na pagod sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nung sumapit ang alas 12 ng madaling araw, dumating na rin ang mga saklolo. Nabutan nila ang dalawa at ang abo ng isang aswang. Hinanap nila ang aswang na sinasabi ni Erica sa kanila. Yung mga Choin at Chahin naman ni Erica ay pumunta kay Lola Eileen at Edwin upang tulungan silang makatayo. Hinanap ka agad ni Lola Eileen ang apo at si Vina. Nagpakita naman ang mga ito sa kanya, kaya kaagad niyang niyakap. Mabuti at ligtas kayo, apo ko. Lola, niligtas kami ng isang aswang. Napaiyak naman si Lola Eileen
nang marinig ang sinabi ng inosenteng bata. Dahil alam niya na ang manananggal na nagligtas sa kanila ay walang iba, kundi ang kanyang kapatid na si Helen. Makalipas ang ilang taon, napagdesisyon na ng mag-asawa na lumipat na lamang sa Maynila dahil buntis na naman si Vina. Gusto ni Edwin na doon ipanganak ang kanilang pangalawang anak para mailayo sa panganib. Dadalhin sana nila si Lola Elin, ngunit tumanggi ang matanda dahil gusto niya pang bawiin at makita ang kambal na si Helen. Ngayon mga kaibigan, mga kaaswang lovers, kung gusto niyong masaksihan o marinig kung paano bawiin ni Lola Elin ang kanyang kakambal na si Helen, comment down below at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na suporta. Pagpalain kayo palagi. Wakas.